Pinagpalang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, isang tanong, isang sagot. Biblia ang kasagutan. Ito po ay pagsagot sa mga frequently asked question, brethren in Christ. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay tungkol sa pananampalataya. Ano ang kahulugan ng tunay na pananampalataya? Let me repeat. Ano ang kahulugan ng tunay na pananampalataya? Isang tanong, isang sagot, brethren in Christ. Related words for faith: faith, pananampalataya; belief, paniniwala; trust, pagtitiwala; reliance, pananangan; dependence, pagdedepende. Isang tanong, isang sagot, mga kapatid. Basahin po natin sa Hebrews 11:1, Tagalog ang Biblia. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. And in ALT translation, Hebrews 11:1, now faith is the assurance or substance of things being hoped for or being confidently expected, the confident assurance or proof of things not seen. So here, brethren in Christ, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, mga bagay na ating inaasahan, mga bagay na ating pong pinaniniwalaan, at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, tulad po ng presensya ng Diyos. Mga kapatid, bagamat hindi natin nakikita, ay mayroon po tayong katunayan dahil atin siyang nararamdaman. Kapag tayo ay mayroong kapanatagan sa mga bagay na ating inaasahan at mayroon tayong katunayan sa mga bagay na hindi nakikita, that is real faith, brethren in Christ. Isang tanong, isang sagot. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay kapanatagan sa lahat ng ating inaasahan at katunayan sa lahat ng ating pinaniniwalaan na mga bagay na di nakikita. Yes, you heard it right. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay kapanatagan sa lahat ng ating inaasahan at katunayan sa lahat ng ating pinaniniwalaan na mga bagay na di nakikita. Isang tanong, isang sagot. Mga kapatid, naway na pagpala tayo ng ating Panginoon habang tayo ay natututo sa kanyang mga salita. God bless us all.